up, mermaids? Welcome back to our channel. And for today's video, we're going to talk about our pores, guys. Alam ko, marami sa atin ang concern sa paglaki ng ating mga pores. Kasabay ng ating paglaki sa mundong ito, lumalaki din siya, guys. Problema ko rin yan. So, if you wanna know more about the common mistakes that we do that makes our pores larger, please keep on watching. Thank you, mermaids, for staying with me. So, agad-agad, itakil na natin ang problema ng ating mga pores. Ano nga ba yung mga skincare and makeup mistakes na nagagawa natin? Hindi tayo aware. Akala natin nakakatulong siya para mapaliit ang ating mga pores, para sa kinis goals, pero mali pala siya. Mas napapalala pala niya ang kondisyon ng ating mga pores. Number one, not putting sunscreen or sunblock on your face. Alam nyo ba, guys, that our face has 20,000 pores? Grabe, diba? So, imagine mo, 20,000 yung pores na yan na nag-enlarge. That's why, ang parang yung feeling natin sa face natin sometimes so uncomfortable kasi halatang halata yung pores sa ating mukha. So, if you're not putting sunblock on or sunscreen on your face, the UV rays will go directly on your skin. And kapag ang ating mukha ay naarawan ng walang protection, it will strip away the collagen of our skin, which is actually a good barrier of our skin na nagpo-protect sa ating skin para sa discoloration, sa mga skin rashes, ganyan. So, it's very, very important, lagi kong sinasabi sa mga videos ko, to wear sunscreen or sunblock para ma-protect mo ating mukha sa UV rays of the sun. Collagen also increases the elasticity of our skin. And kapag ang ating elasticity ng skin natin nag-decrease, it will actually lead to enlarged pores. And syempre, guys, hindi naman natin maiiwasan na maarawan, lalo na nakatira tayo sa tropical country na Pilipinas, laging mainit, ganyan, at hindi natin maiiwasan lumabas at maarawan talaga. So, we always need protection. So, marami namang mga sunblock dyan na pwede natin gamitin. Some of the sunblocks that I can recommend is the Bello Sun Expert na tinted moisturizer with SPF 50. Yung napakaganda sa skin nun. Good for sensitive skin. And also, the one from Skin Station, yung kanilang Dermax sunblock. Maganda rin siya sa skin, guys. So, try nyo yung mga sunblock na yun. Second common mistake that we do is overwashing our face. Diba, guys? So, sometimes, akala natin, kapag sobrang linis ng ating mukha, wash ka ng wash, you know, in the middle of the day, wawash mo pa siya sa office, tapos pag uwi mo, iwawash mo siya, bago ka matulog, iwawash mo siya, yun, guys, no-no siya, dahil, the more you wash your face, parang maiisip nung skin mo na parang, oh my God, kailangan ko na naman mag-produce ng oil. Dahil malinis na naman siya, na-strip away mo na naman yung oil mo sa mukha mo, so magpo-produce siya ng more sebum, and alam naman natin, guys, the more oil your face produces, the more sebum that you have on your face, it will lead to an attraction of dirt, and yun, clogged pores, and kapag clogged ang ating pores, it will appear larger as it is. So make sure to just wash your face the right amount of time, so in the morning, pagising mo before you go out of the house, and pag-uwi mo, bago ka matulog, you can wash your face as well. And, ayun, proper skincare din, guys, syempre. Number three, guys, it goes hand in hand with overwashing, over-exfoliating your face, guys. Sometimes, it's so satisfying to exfoliate your face, especially kapag nararamdaman mo yung scrub sa mukha mo, na nililift away yung dirt sa face mo, feeling mo yung scrub talagang natatanggal yung dumi sa loob ng pores mo whenever you scrub your face. Pero guys, when you over-exfoliate and over-scrub your face, it will lead to damage na rin. Because, alam nyo ba, sobrang harmful sa ating skin nung mga maliliit na nararamdaman nyo kapag nag-exfoliate tayo. So, as much as possible, use yung mga parang hindi masyadong maaligas-gas na mga exfoliator. And don't exfoliate every day. That's a no-no, guys. Ako, pag nag-exfoliate ako, I make sure na once a week ko lang siyang ginagawa. So just, you know, brighten my face up, mawala yung mga dead skin cells sa aking mukha. Because when we over-exfoliate nga, guys, it will strip away again the oil of our face, as in over and over again, and your skin will compensate by producing more sebum, therefore clogged pores and bigger pores ang result niya. Number four, do not use blotting paper all the time. Alam
ko, guys, it's so satisfying to see the oil on your face na didikit dun sa blotting paper. Yung blue blotting paper na ginagamit natin, blot ka ng blot kasi hindi mo gusto yung feel na parang greasy yung mukha mo, ganyan. So, all the time, you have it in your bag, and whenever you see na may konting oil sa mukha mo, blot, blot here, blot, blot there, hanggang maubos mo na yung isang buong blotting paper sa isang buong araw. If you blot here and blot there, it will signal your skin to produce more sebum or oil on your face. So, instead na mag-mattify yung skin mo, mas magiging greasy siya. So, therefore, pag mas naging greasy siya, mag-blot ka na naman, and the same routine goes over and over again, hanggang di mo na mapapansin, lumalaki ng lumalaki ang pores mo, instead of making it smaller dahil feeling mo inaalagaan mo yung skin mo sa pagbablot ng blotting paper. So, ano nga ba yung recommended number of times to use blotting paper? Ako, my personal opinion, mga once to twice a day is okay, guys. It's okay to have a little shine on your face. Basta hindi naman yung itsura na parang pagpiprituhan na ng itlog sa sobrang dami ng oil. Pero kapag yung mga konting shine lang, di ba, mukhang glass skin, okay na yan, guys. Leave it as it is because it's a natural way of our skin producing sebum in our skin. Number 5, guys, I know this is a common occurrence in our life, especially kapag nanggigigil tayo. Nakaka-relate ako dyan right now, guys, dahil mayroon akong pimple dito sa gitna ng aking ilong at ng aking bibig na nakaka-bother. Ganyan. So, nakaka-tempt siyang tirisin. Pero never ever pop your sits by yourself. Because it will cause your sit to get inflamed. At maging inflamed yan, pwede maging irritated, magkaroon ng bacteria sa loob. Therefore, you're gonna be more prone to have bigger pores dahil yung ano na yan, yung pimple na yan, syempre, galing din sa loob ng pores natin yan. At kapag na-irritate na yan at na-inflame na yan, pwede maging permanent big pores mo na yan sa mukha mo na mahirap i-close na siya, guys. Or, I mean, our pores doesn't close naman. It's just, you know, you can make it smaller lang. So, never ever pop your sits. Number 6 naman, guys, and it's very, very common advice kahit sa kaninong artista mo tanungin or mga dermatologist, lagi na itong sinasabi, never ever sleep with your makeup on. Because when we sleep, it's the chance for our skin to regenerate and makapagpahinga siya. And kapag iniwan mo yung makeup mo habang natutulog ka, naka-block yung mga pores mo. So, therefore, hindi siya makakapag-regenerate, hindi siya makakapagpahinga, making your skin more aggravated and more oily and irritated, resulting to bigger and larger pores. And number 7, and last but not the least, guys, also don't overlayer your face with powder. So, di ba, iisipin mo, don't blot your face. So, sige, kukompensate mo na lang siya by powdering your face para hindi ka oily. That's a big no-no pa rin, guys. Because when you powder your face over and over again, magkikreate ka lang ng cake layer effect. Meaning, matatrap mo yung mga dumi at bacteria sa loob ng skin mo, layer by layer by layer. So, therefore, yung mga bacteria na yun, pag nagsama-sama, matatrap sa skin mo. Hindi mo na alam kung ano mga nangyayari sa loob ng skin mo na mas magiging irritated siya, mas magiging aggravated siya, and then pwede kang magkaroon ng pimples. Pag marami kang pimples, di ba, guys, galing yan sa pores mo, and sometimes matatempt kang ipop, or sometimes lalaki talaga siya, magiging inflamed siya, resulting to bigger pores. So, para maiwasan yung domino effect nung mangyayari sa skin mo, avoid laying your face with powder kahit na oily ka, guys. So, like what I've said kanina, sa blotting paper, do not do it. So, siguro pwede ka mag-retouch mga once or twice a day by powdering your face, very lightly lang. Wag yung parang nagre-reapply ka ng makeup all over again. So, that's it, mermaid. That's the most common mistakes that we do that makes our pores larger. Pero syempre, before I end this video, I always want to advise you guys how to take care of your skin. You know, aside from not committing those mistakes, always pick the right skincare for your skin. Guys, know your skin type, very important yan, and pick the right skincare for that your skin type din, guys. So, sabi kasi nila before, kapag oily yung face mo, you don't need to put moisturizer anymore because your skin is oily as it is. So, that's a no-no, guys. Actually, kapag oily yung face mo, you need actually a moisturizer to balance the pH level of your skin. Pero kailangan mo lang mag-pick ng right moisturizer for your face. Use like a, not a cream-based moisturizer, a water-based moisturizer. Ang pinaka-favorite ko dahil ako oily yung face ko is yung Whitening Aqua.
Aquavita ng Skin White or ng Eye Korea, Eye White Korea. So, yun yung ginagamit kong moisturizer when my face is extra oily. So, ayun nga guys, I'm gonna make a separate video about picking the right skincare for your face very soon. So, abangan nyo yun guys. Thank you so much, mermaids, for staying with me in this video. And as always, I love you all and God bless. Bye!